Hi guys. So today's vlog ay dito ako sa tuktok ng bundok. Dito sa gitna ng bundok talaga guys, na walang kapitbahay. Andun oh, andun ako pupunta sa aking kubo. So ako lang mag-isa ngayon matulog dito. And then meron akong mga kasamang mga aso. No? So ngayon guys ay narinig nyo na yung mga kuliglig sa paligid, no? Kapag sa probinsya talaga tayo is makakarinig tayo ng mga kuliglig. Andito po ako ngayon sa aking terrace dito sa aking kubo guys. So yeah, sobrang ganda ng paligid. Ayan, nakikita nyo sa likod ko. Ayan, wala kong kapitbahay talaga dito. Ayan, kita nyo sa paligid ko guys, puro mga kahoy, mga damo, at saka napakaganda ng sunset. So ipakita ko po sa inyo. So this is our sunset for tonight. Ayan, malapit na po lulubog yung araw. Tatahimik ako guys in 2 minutes para marinig nyo dito mga iba't ibang boses ng mga ibon at saka ma-feel nyo ang nature. So by the way guys, nagdala pala ako dito ng buko. Ayan. Pagkuha ko ng buko, pinapagalitan pa ako ni mama kasi wala pa daw itong laman. But ayun nga, gustong gusto ko nang uminom ng tubig sa buko. So kaya ayun, nagdala ako. Tapos meron ako ditong thermos, no? Kasi dito sa talaga guys, dito sa kubo, napakalamig. At saka masarap dito magkape kapag sa umaga. At saka ayun, meron ako dala ditong tinapay. Tinapay at saka supas. Then yung mga yun, ito. Yung gatas. At saka ayun. Yun lang yung dala ko dito sa kubo. So pupunta tayo dun sa baba kasi yung mga manok yata is hindi pa siya napakain. Kasama ko dito yung ano kasi yung mga tuta. So dapat ko silang pakainin maya-maya. Andito na pala yung iba guys, oh. So nakakaan na pala yung iba. Nakakaakit na po sila sa puno. So andan na po yung dalawa. Kasi yung iba guys andito sa baba. Kayo wag na kayong bumaba. Baka hindi na po kayo makabalik. Ayan. Nakalimutan ko sala kasing napakain kanina. So kaya ayun, gabi ko na sila napakain. At saka look at my an guys. Malunggay. Ang kanyang dahon po is napaka-healthy. Look at that guys, oh. Wow. Yan, mayroong ibon na kakaiba po yung boses. Pero hindi po yan aswang guys, ha. Yan, malapit na po lulubog yung araw. So sobrang dilim na guys. Tsaka yung toko is maingay na yung toko. Inim pa yung buko kasi nauuhaw ako guys. Magpagatas tayo.
napakasarap talaga ng fresh buko, no? Fresh na buko. So. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. So, ang oras po ngayon ay alas 7 ng gabi. Yan, grabe talaga sa probinsya guys, no? Unang-una, tahimik. Saka, yung maririnig mo lang sa paligid mo guys is yung mga boses ng palaka, mga kuliglig, tapos hagupit ng hangin, no? Ngayon, ako lang talaga mag-isa dito. Wala akong ibang kasama. At saka, wala akong mga kapitbahay dito. Tapos, dito ako matulog sa ibabaw. Sa ibabaw ng aking kubo. So, ayan. Wala po tong, guys. Wala po to siyang dingding sa gilid. Ayan, wala siyang dingding. So, alam nyo ba, itong kubo ko is aircon, no? Airlaps. Airlapos-lapos. So, ayan siya guys. Ito nga no, sa mga baguhan nanood po sa aking YouTube channel, sa aking mga vlogs. So, itong kubo ko guys, natayo lang to siya. Nang dahil po talaga sa online class. No, kasi dati, 'di ba, nung nagkaroon na po ng pandemic, so doon sa amin, doon sa bahay namin is walang signal talaga doon sa ibaba. Tapos aakyat ka pa ng bundok kapag gusto mong magkaroon ng signal. Like for example guys, yung signal ng Smart, Globe, Talk and Text, at saka yung iba pang mga SIM card, no. So aakyat ka pa dito sa bundok para magkaroon ng signal. So kaya ayun, kasi sa gusto ko talagang mag-aral guys, gusto ko talagang makapagtapos ng pag-aaral. So kaya ayun, pumunta ako dito sa bundok, dito sa paligid talaga ng aking kubo, makikita, ay hindi pala, dito talaga sa paligid ng aking kubo guys is napakadaming andito, napakadaming kahoy, mga damo. Tapos ayun, dati guys, nung wala pang kubo, so yung una kong tulog dito ay bali naglagay lang ako na guys, sako para aking higaan diyan sa lupa, no. So ayun, pagkatapos no, naisipan ko na parang gusto ko ditong manatili, gusto ko ditong magkaroon ng maliit na kubo para mapagpahingaan, no. So ayun guys, gumawa ako ulit ng kubo. So nung una, ako lang po yung gumawa nun, yung maliit ko na kubo talaga. Tapos pinagsabihan ba ako ni mama na para daw parang bahay ng aswang, no. Kasi yung kubo ko talaga dati, ang nilalagay ko lang po sa yero ay yung anong po siya guys, sulirap. Pagkatapos nun, parang naawa sila si Papa sa akin. So, napag-desisyonan namin na magtulong-tulong kami sa paggawa ng kubo. Which is yung ito siya guys. Ay, hindi na ito lahat. Kasi yung kubo ko noon na ginawa namin ni Papa is natumba po siya ng bagyong Odette. So, kaya ayun, ito, bali, itong mga kahoy dito ay galing ito sa bahay namin nung ni-repair yung bahay namin guys. Kasi yung bahay namin dati is puro mga kahoy. Kaya pag-repair ng bahay namin ay yung mga kahoy sa bahay namin is nilipat ko dito sa kubo. So kaya nagkaroon ng kubo guys. Nagkaroon ng andito. Hindi naman siya gano'ng kasulid na kubo. Yung saktong-sakto lang. Kaya talaga guys, yung dahil lang talaga sa online class itong kubo ko dito sa tuktok ng bundok. Kaya ayun,
Kasi nagustuhan ko talaga dito, yun nga, unang-una, tahimik. Tapos, makikita mo yung mga magagandang tanawin. Like, kung meron mga maraming bitwin, sobrang kita talaga dito, guys. At saka, kapag sa umaga, napakaganda ng mga tanawin. Minsan, magpa-fog dito sa paligid. Kaya, ayun, sobrang nagustuhan ko talaga dito. Tapos, nag-alaga din ako ng mga manok dito. So, bukas guys, sa mga hindi pa nakakita ng aking kubo. So, sa paligid ng aking kubo pala, makikita nyo bukas. Kaya, ngayon, kape-kape muna tayo. Kasi, ito yung aking talaga panghapunan. Dito guys is nag timelapse po ako dito habang ako ay natutulog hanggang sa umaga. So kayo na po yung humusga kung meron ba kayong makikita or wala. Good morning guys. Ay nako, grabe, napakalamig. Kasi kagabi napakalakas ng ulan. At saka ayun guys, no, nag time lapse ako kagabi habang ako ay natutulog. Mga siguro yun, nagsimula akong mag time lapse is 10 hanggang alas 2 ng madaling araw. Then lumipat ako dito sa loob. Dito ako natulog sa loob kasi yun nga, nung pagka alas 3, napakalakas ng ulan. Ayan. Tapos napakalamig dito sa aking kubo. Dito sa tok-tok ng bundok. Sobrang lamig guys. At saka, ayan, ipakita ko na po sa inyo yung paligid dito. Yan, unang-una.
Ito po yung aking mga tanim dito na mga halaman at saka mga bulaklak. Ito po yung aking kubo. Yung simple at humble na kubo. Yan. Ito yung tinatawag ko na tower, guys. So dyan ako natulog kagabi. Kasi yung makikita ko dito is napakagandang view. Ayan, medyo maulap pa ngayon, oh. Medyo maulap pa. Kasi grabe talaga nung madaling araw, napakalakas ng ulan. Tapos ang daming mga alindanaw, mga tutubi. Ano? Yung mga aso ko. Tapos yung mga aking yung aking mga manok. Mga manok. Ang aking dragon fruit, guys, oh. Tignan nyo yung aking dragon fruit is mahaba na siya. So wala pang itlog. Wala pang itlog.